Sa mga balitang mayroong pag-asa, Moms Mentoring Moms Training and Seminar isinagawa sa Mountain Provinces Mission. Mga kabataan ng Central Oriental Mindoro District nakisangkot sa paglilingkod at programa ng Youth Alive. Ika-30 anibersaryo ipinagdiwang ng 1,000 Missionary Movement. New Lower Bicutan Seventh-day Adventist Church formal nang inorganisa ng Central Luzon Conference. Adventist World Radio Advisory idinaos sa Bangkok, Thailand. Retreat nagbigay ng bagong sigla sa mga guro sa teritoryo ng Palawan Mission. West Central Isabela District Adventist Youth nagsagawa ng Spiritual Retreat and Master Guide Camping. Preacher's Kids Fellowship idinaos sa South Central Luzon Conference. Batangas Area-wide Sports Fest kinasangkutan ng mga Adventist Youth at kanilang mga kaibigan. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Magkatuwang na pinangunahan ng Mountain Provinces Mission at North Philippine Union Conference Family Ministries Department ang Moms Mentoring Moms Training and Seminar na isinagawa sa tanggapan ng MPM. Ang mga aral at kasanayan na natutunan dito ay naging pagpapala sa mga nanay na nagsidalo. Nagbabalita si Jackson Claudio. Isa nga makasaysayang pagpupulong ang isinagawa dito sa Mountain Provinces Mission para sa mga kababaihan, ang Moms Mentoring Moms. Nag-umbisa nga ang natunang mentoring sa Vesper Service sa pag-welcome at pambungad nga na mensahe ni MPM President Pastor Max Kadalig sa mga dumalo sa naturang programa. Kanya nga ibinahagi ang kahalagahan ng isang ina o mga kababaihan sa pamilya, simbahan, komunidad at sa gawain ng ating Panginoon. Kasunod naman ito ay ibinahagi ni NPUC Family Ministries Director Delba de Chavez ang overview ng naturang programa at ganoon din na isinunod agad ang unang session na siyang naging mas interesting at pagpapala sa lahat ng dumalo. Our takeaways have contributed to our personal growth as mothers in the four aspects of our lives. Do not expect, no expectation, no frustration. I learned not to give up and to face trials. Sa umaga naman ng Sabado ay patuloy na winelcome ang lahat ng delegado at ipinagpatuloy nga ang iba't ibang bahagi ng sesyon at sa pangunguna nga ni Ma'am Delba de Chavez, ang NPUC Family Ministries Director. Napakasaya itong ginanap na Moms Mentoring Moms Training Seminar dito sa Mountain Provinces Mission. At ako'y natutuwa na grabe ang response nila. Kasi ang purpose nito ay to emotionally and spiritually nurture yung mga mothers with young children. Naging tunay nga na mentoring ang programa dahil sa sharing at life coaching ng mga moms o mga mommies sa bawat isa. Naging kabahagi nga sa naturang Moms Mentoring Moms o programa ang mga church women's leaders ng mga karatig distrito ng misyon, mga new and old mothers, mga bisita at iba pa. Nagtapos nga ang espesyal at kauna-unahang Moms Mentoring Moms sa isang commitment program na may mga bago at magagandang aral na siyang babaunin ng mga dumalo patungkol nga sa pagiging isang ina, nanay, mamsies, mama, mothers sa makabagong panahon na sa kabilaman ng iba't ibang hamon at pagsubok ay patuloy ang pagiging isang mentor at pagiging pagpapala sa lahat ng pagkakataon. Sila nga ay na-empowered at patuloy na nananalangin na magampanan nila ito sa ikalalago at sa ikapupuri ng ating Panginoong Jesus. Mula dito sa Mountain Provinces Mission, nag-atid mga balitang may dalang pag-asa, Jackson Claudio para sa Hope Today, NPUC News. Mahigit 140 mga kabataan ang nakisangkot sa clean-up drive
at iba pang programang nakapaloob sa Central Oriental Mindoro District Youth Alive ngayong taon. Alamin ang pangunahing layunin ng gawaing ito kasama ng mga pagsubok at karanasang kanilang dinanas sa balitang hatid ni Jeren Latumbo. Ang plinanong parade at clean-up drive na isakatuparan ito Biyernes ng umaga sa kalapit na barangay ng kanilang venue sa Sunrise Beach Resort, Pili, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa pagtutulungan ng higit 140 mga kabataan, sila ay nakalikom ng 12 garbage bags at ipinagkatiwala sa barangay ang mga ito. Bukod dito, sa pangunguna ng kanilang district pastor, Pastor Dong Mangayaw, at ng kanyang asawa, Ma'am Joy Mangayaw, gayon din ng District AY President Casey Fomorcan, kaakibat ng temang Filtered SDA Youth Be Like, layunin ng programa na hubugin ang mga kabataan sa kristyanong pamumuhay na filtered sa mga moderno at makamundong gawain at kaisipan. Ang ating Youth Alive ay merong team na Filtered SDA Youth Be Like. Ito ay aming pinili dahil alam namin na sa gitna ng ating mundo, ang mga kabataan ngayon ay talagang maraming mga pinaniniwalaan, lalong higit sa social media. Dapat sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sasabihin, iisipin, dapat lahat yun filtered, lalo na ng salita ng Panginoon. Tunay na matagumpay ang isinagawang programa dahil sa mga hindi inaasahang mabubuting bagay na nangyari sa isang linggo. Marami tayong hamon na naranasan, pero hindi yung naging hadlang para tayong lahat ay sumuko, kundi tayo ay bumangon uli at naging matagumpay ang ating Youth Alive 2022 sapagkat nandiyan ang Panginoon upang tayo tulungan, purihin ang kanyang pangalan. Yung dedikasyon ng mga kabataan, ganun din naman ay sa tulong ng ating pong magiting na pastor ng Com District at sa mga churches na nagbigay talaga ng kanilang suporta, nagkaloob ng kanilang mga finances. Ito ay hindi magiging matagumpay kundi sa pamamagitan ng kanilang presensya, sa pamamagitan ng kanilang suporta. Dahil ang programa ay naging bukas para sa mga non-Adventists, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdesisyon ang dalawang kabataan na magpabautismo noong hapon ng Sabado. Mas napalapit po ako sa ating Panginoon kasi dati po ay yung may problem po ganun, pero doon na part na nadinggit mo aking panalangin. Samantala, pinasiyahan ng iba't ibang mga directors mula sa South Central Luzon Conference ang mga activities na isinagawa nila araw-araw. Sa pangunguna ng SCLC Youth Director, Pastor Zaldi Estrada, at ng Health Director, Pastor Exper John Fegalan. Isang makabuluhan at hindi makakalimutang karanasan ang pinagdaanan ng mga kabataan. Ang lahat ay papuri sa Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Cheryl Latombo, Hope Today, and PUC News. Ipinagdiriwang ngayong taon ng 1,000 Missionary Movement ang kanilang 30th founding anniversary. Doon ay ipinagpasalamat ng mga dati at kasalukuyang misyonero kasama ng institution leaders ang pagpapala at pangunguna ng Diyos sa movement simula nang ito'y maitatag noong 1992. Ang kabuuang detalye ng kanilang anniversary celebration, balitang hatid ni Alpha Chris Alteros. Ipinagdiriwang ngayong taon ng 1,000 Missionary Movement ang kanilang 30th anniversary. Ang programa para dito ay ginanap noong 5 at 6 ng Agosto sa kanilang campus sa Silang, Cavite. Ang 1,000 Missionary Movement ay pinangalanan ayon sa layunin nito na sanayin, magpadala at suportahan ang mga misyonero taon-taon upang maglingkod sa mga lugar na hindi pa napapasok ng mensahe ng magandang pabalita ng kaligtasan kay Kristo. Gayun din ang dikain ng movement na ito na protektahan ang mga kabataan mula sa masasamang impluwensya ng mundo, mapabilis matapos ang gawain ng pag-ebanghelyo at palakasin ang pananampalataya ng mga Adventistang membro sa mga lokal na simbahan.
Naitatag ang 1,000 Missionary Movement noong October 1992 sa pangunguna ni Pastor Jerong Lee at sa pagdiriwang na 30th anibersaryo ng movement, nagtipon-tipon ang mga misyonerong kabilang sa iba't ibang batch, mga former and present directors ng movement na ito at mga leaders ng Northern at Southern Asia Pacific Division. Bawat isa ay matindi ang pasasalamat sa Panginoon kasi isipin mo, sa loob ng 30 years ay ito na ang 1,000 Missionary Movement. By God's grace and guidance, alam ko ang 1,000 Missionary Movement ay patuloy pong magiging instrumento para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. How much they accomplished the business for the Lord. So praise the Lord. I hope continue to our God bless this movement, and through this movement our young leaders will be future leaders of all over the world. Sa kabila ng kanilang kasiyahan na sila ay nakita-kita muli, lalo naging masaya ang lahat nang magpasya ang 75 tao na magpabautismo noong Sabado, August 6. Sila ay bunga ng paggawa ng banal na espiritu sa 2 linggong pangangaral ng mga misyonero sa teritoryo ng Cavite Mission. Purihin ang Diyos sa patagumpay at masaya ang mga paglilingkod at programang isinagawa para sa nasabing anniversary celebration. Isama natin sa ating panalangin ang mga bagong nabautismuhan na maging matibay sa kanilang pananampalataya. Gayon din ang mga misyonero na bigyan ng lakas upang marami pang mga tao ang maabot. Pati na rin ang mga leader na patuloy silang pagkaloban ng makalangit na kalaman sa pamamahala at ang 1,000 Missionary Movement na marami pa ang matulungan ng mga kabataan at madalang mga tao sa paanan ni Jesucristo. Ngayonin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na simbahan ang Worshiping Congregation sa New Lower Bicutan. Ang Church Organization Program ay pinangunahan ng Central Luzon Conference Ministerial Association kasama ng suporta ng CLC Area 10 Leadership. Ang balita hatid ni Jason Lucino. Laging hangad ng bawat kaanib ng iglesia na ang kanilang simbahan ay maging isang ganap na organized church upang patuloy na maisagawa ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan, lumaganap ang kanyang salita, at maihanda ang mga tao sa malapit na pagdating ng Panginoong Jesus. Ika-16 ng Hulyo 2022 ay matagumpay na isagawa ang pag-organisa ng New Lower Bicutan Company tungo sa isang ganap na iglesia sa pangunguna ni Pastor Raylord Reyes, CLC Associate Ministerial Secretary, at pagsuporta ng Area 10 Chairman, Pastor Jojo Solabo, Pastor Benji Acab, South Taguig District Pastor, at Pastor Jermin Jukal, Associate District Pastor. Sa Sabbath School Program, tinalakay ni Pastor Raylord ang layunin kung paanong ang misyon ang dahilan kung bakit naitatag ang iglesia. Binasa rin ang mga magiging kaanib at opisyalis ng simbahan na itinalaga sa pamamagitan ng panalangin. Totoong walang dapat na ipag-alala kung ang Diyos ang kasama dahil ang paglago ng iglesia ay magaganap sa tulong ng Panginoong Hesus bilang tagapagtatag, sa patnubay ng banal na espiritu, at sama-samang pakikisangkot ng mga kaanib upang isulong ang misyon at pakikiisa sa I will go plant a church. Gayon na lamang ang kasiyahan at kagalakan ng mga kapatiran dahil sa tagumpay ng Diyos sa kanilang iglesia. Ako si Jason Lucino, nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Idinao sa Hilton Hotel, Bangkok, Thailand ang Adventist World Radio Advisory ngayong taon. Doon ay 5 araw na nagtipon ang mga pastor, AWR leaders, and broadcasters upang maging bahagi ng mga pagsasanay sa pagpapalawak ng evangelistic work at iba pang reporting and activities. Ang kabuuang balita hatid ni Milka Joy Gregorio. Dumalo ang mga delegado ng South Central Luzon Conference sa pagtitipon ng malaking puwersa ng Adventist World Radio dito sa Hilton Hotel, Bangkok, Thailand. Lumipad patungong Thailand ang mga pastors at broadcasters mula sa South Central Luzon Conference para daluhan ang 5 araw na AWR Advisory sa Hilton Hotel, Bangkok, Thailand.
Tinutungo ng pagpupulong na ito ang mas matindi at mas malawak pang mga pagsisikap ng bayan ng Diyos na abutin ang mga tao sa mundo ng mensaheng para sa mga huling kapanahon ng ito. I think we need to address how we can reach the world for Jesus. You know, there's so many different ways that people try, but we need to look at what really is working. Tuwing hapon naman, pumipili ang mga participants kung ang pag-aaralan ba nila ay ang workshop tungkol sa pangangaral gamit ang YouTube, pagmimensahe sa Facebook, pangangasiwa ng team, pagkakaroon ng community radios, pagkuha ng desisyon at iba pang makabuluhang pagsasanay na tutulong na humubog sa karakter at kakayahan ng mga tagapaglingkod ng Diyos sa larangang digital. Naging katuwaan din ng mga dumalo ang mga nakakasiglang ulat ng gawain ng AWR mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, particular na ang mga kaganapang kamakailan mula sa isla ng Mindoro na ibinahagi naman ni Pastor Robert Dulay, Assistant AWR Director for the Asia Pacific Region. Nais nating sama-samang maihanda ang sangkatauhan ng buong sanlibutan ng bawat lahi, ang bawat tribo sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Kaya ito ang panahon na patuloy ibahagi ang pabalita ng tatlong sinugong anghel at sama-sama. Nangasiwa rin ang mga taga-SCLC sa Vesper Worship Service na pinangunahan ni Pastor Luis Torres ng Biyernes ng Gabi. Nagpapasalamat po ang SCLC sapagkat sa katatapos po nating AWR Summit, ang ECLC po ang mayroong pinakamaraming delegation na nakarating sa Bangkok. Naniniwala ang pangasiwaan ng AWR na malaki ang kahalagaan ng ganitong pagsasama-sama sa pagpapalaganap sa espesyal na mensahe ng Diyos para sa mga huling henerasyon ng mundo. I believe this program is ordained by God to bring people together because we're in the last days and we must be working together and be more filled with the Holy Spirit. Because we have a message to proclaim to the world. Totoo na kung ang bawat isang makikisangkot sa gawain ay puspos ng banal na espiritu, anuman ang lahi, edad o katayuan at tungkulin sa buhay, hindi malayo na ang misyon ng Panginoon para sa kanyang bayan ay madaling matatapos. Ito po si Milka Joy Gregorio mula dito sa Bangkok, Thailand, naghahatid ng makabuluhan at magandang balitang puno ng pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Makalipas ang dalawang taon ay muling nakapag-retreat ang mga guro sa teritoryo ng Palawan Mission. Ang kanilang pagsasama ay nakapagbigay ng bagong sigla at inspirasyon sa pagtuturo. Ganun din, nagdulot ng magandang samahan at pagkakaisa. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Masayang idinaos ng mga guro ng Palawan Mission ang kanilang Teachers Retreat 2022 dito sa Sityo Labtay ng San Palawan. Bago pa man nagsimula ang pandemya, ay nakakaroon na ng palagiang pagsasama-sama ang mga guro ng Palawan Mission. Ito ay upang magkaroon ng maigting na pagkakakilanlan sa isa't isa at lumago bilang Kristiyanong guro. Ang Teachers Retreat ay idinaos ng mayroong temang Teach, Touch, and Transform for God's Service. Halos 100% ng mga guro ang lumahok sa nasabing programa. Ito po ay dinaluhan ng 44 secondary and 42 elementary teachers na nagmula sa 12 paaralan na nasasakupan ng Palawan Mission. Maraming activities ang ibinahagi ng mga officers at iba pang mga guro. Mas lalong sumaya ang retreat na isinagawa dahil narito rin ang presensya at suporta ng Palawan Mission at Director ng Education Department na si Pastor Agapito Tuting. Ang layunin po ng retreat na ito ay para naman magkaroon ng refreshing time para sa ating mga teachers. Saring layunin nito ay para magkaroon ng bonding time, makapagbigay sa kanila ng spirit of enthusiasm at sana ito rin ay makatulong na makaprepare sa kanila. Sa taong ito, nadagdagan ang bilang ng mga guro na nais na makapagturo sa ating paaralan. Isa na rito si Ma'am Shirley Pusing.
Ito po ay napaka-unforgettable experience sa akin as a teacher ng Adventist. Sapagkat marami po akong nakilala, iba't ibang mga knowledge or mga lessons na nakapag-post sa akin at nalaman ko po kung paano, kung gaano kahalaga ng mga activity na ito para ma-refreshen or maging refresh ang ating utak, ang ating feeling. Very challenging ang pagiging guro sa ating institusyon, ang wika ng iba. At ayon pa sa kanila, ay hindi tataba ang iyong bulsa. Ngunit, mananatili at pipiliin nila ang makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga estudyanteng uhaw sa pag-ibig at salita ng Panginoon. Huwag tayo pong manghinawa sa atin pong mga gawain sa tulong ng Panginoon. We can do it because God is with us and we are called by God for this ministry. Sana gampanan natin ng maayos yung ating tungkulin. Mula dito sa Napsan, Palawan, Dorothy Rodriguez, Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and TC News. Virtual retreat and master guide camping ang kinasangkutan ng mga kabataan ng West Central Isabela District noong August 4 to 7 sa Villa Luna, Kawayan, Isabela. Doon, nasa 50 kabataan ang sumailalim sa Master Guide Training at iba pang learning activities kasama ang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Nagbabalita si Roy Adrian Constantino. Isang spiritual retreat and Master Guide Camping ang isinagawa na may temang Shining Brightly for Christ kasama ng mga kabataan at kasama na rin ng mga bagong tumanggap kay Kristo na ginanap sa Villa Luna Church, Kawayan, Isabela nitong ika-apat ng Agosto hanggang ika-pito taong 2022. Ang programang ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 50 kabataan mula sa iba't ibang church ng nasabing distrito. Sa pangungunan ni Pastor John Mark Conde, District Pastor ng nasabing distrito, ay matagumpay na naisagawa ang mga aktibidades at pati na rin sa gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos. I'm very happy to see them na eager sila na lumago sa kalagayang na kung saan ay nais na makita ng Panginoon sa mga kabataan ngayong mga kapanahunan. Ginamit ring instrumento ng Panginoon ang AYN Stewardship Director na si Pastor Jupiter Jacinto bilang kanilang guest speaker sa nasabing ganap. Marami ding aktibidades na pinangunahan sa tulong ng mga staff ang isinagawa upang mas maipabahagi ang kahalagahan ng kanilang ginawang spiritual retreat. Ang aral ay ang paglago sa physical, sa spiritual higit sa lahat, gawin na rin ang ating mentalidad at ang ating pananampalataya sa pakikiisa sa pagbibigay ng serbisyo sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, mula dito sa Villa Luna, Kawayan, Isabela. Ako po si Roy Adrian Constantino para sa Hope Today, NPUC News. West Central Isabela District Camping, Shining Brightly for Christ! Ginanap sa South Central Luzon Conference ang kauna-unahang Preacher's Kid Fellowship makalipas ang 2 taon. Sa temang I Choose to Serve, ito ay dinaluhan ng mahigit sa 100 mga anak ng mga pastor at manggagawa sa buong mainland territory ng SCLC. Alamin ang kahalagahan at mga layunin ng kanilang pagtitipon sa balitang hatid ni Marcy Gamaro. Kabilang ang Preacher's Kid sa malawakang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isa sa mga hakbang upang sila ay maihanda ay ang pagtibayin ang kanilang pananampalataya at palakasin ang kanilang motibo para maglingkod. Kaya naman, inilunsad ang SCLC Mainland PKs Fellowship na may temang I Choose to Serve sa South Central Luzon Conference. Meron tayong 3 objectives para sa ating PK Conference. The first PK Conference after the pandemic. At ang una ay magkaroon ng bonding. Pangalawang objective namin ay magkaroon ng sama-samang pag-worship at pagpupuri sa Panginoon with the theme, I Choose to Serve the Lord. At ang panghuli ay to empower and equip our PKs so that they would be able to choose to serve the Lord deeply.
Mahigit 100 PKs ang dumalo upang makibahagi sa programa. Nagkaroon ng mga testimonies tungkol sa kanilang mga karanasan sa paglilingkod, mga awit at papuri sa pamamagitan ng musika at maging group activities na nakatulong upang mapagtanto nila ang kahalagahan ng kanilang kontribusyon sa gawain. Ako'y lubos na pinagpala sa araw na ito sapagkat nakasama ko ang mga ibang PKs dito sa South Central Luzon Conference. At ang aking natutunan ay we should choose to serve the Lord. And ang panawagan ko sa mga PKs na nakikinig at nanonood sa programang ito, na nawa patuloy tayo magpagamit sa banal na gawain ng ating Panginoon. Nagbahagi naman sila SSD Vice President for NDRIEL Pastor Arnelio Gabin at Assistant to the NDRIEL Irene Gabin ng mga mensahe para sa mga PKs na nagnanais maging bahagi ng paglilingkod. Sabi ng Bible, if we will seek God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kaya kayo magiging masaya, matagumpay, at magiging maayos ang inyong buhay kung kayo ay magiging tapat sa ating Panginoon. Sinagawa rin ang pag-elect ng bagong SCLC PK officers and coordinators upang mas mapadali at mas epektibo ang pagpapalaganap ng mga programa at paglilingkod ng mga PKs. Tinatawagan ng Panginoon ang bawat PK na sumagot sa kanyang tawag at gamitin ang kanilang natatanging kakayahan upang maging parte sa paglilingkod para kay Kristo. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today and PUC News. Dinaluhan ng mahigit 500 mga kabataang Adventista at kanilang mga kaibigan mula sa buong Batangas ang area-wide sports fest na ginanap sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ito ay nagpatibay ng kanilang samahan bilang magkakaibigan at kapatid kay Kristo. Ang detalye ng isang linggong kaganapan ng nasabing sports fest, balitang hatid ni Teresa May Faina. Mahigit na 500 mga kabataan mula sa area ng Batangas ang malugod na dumalo sa inilunsad na Batangas-wide Sports Fest sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Matapos ang halos 2 taon na pagsiklab ng pandemya, muling nagkaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na magsagawa ng Sports Fest. Sa pangunguna ng Adventist Youth Organization Serving God Always o AYUSGA, ang opisyal na pamunuan ng Pederasyon ng mga Kabataang Adventista sa buong probinsya ng Batangas, nagkaroon ng programa ng temang Synergy All In for Christ. Ang layunin po ng atin pong Sports Fest, bukod po doon sa muling magkita-kita ang atin pong mga kabataan sa area ng Batangas, makapag-socialize, at higit sa lahat ay magkaroon ng paglago, experience ng paglago sa kanilang pananampalataya. And of course, isa rin po sa ninanais ng ating mga kabataan ay magkaroon ng ilang mga bagay na matututunan. Ito pong sports fest na ito ay makakatulong sa mga kabataan sa iba't ibang kaparaan at sa iba't ibang aspect. Nandito yung ating spiritual growth. Pag sinabi nating worship, pag play naman, ay ito ay mayroong improvement sa ating physical na pangangatawan. At pag sinabi naman nating mental, or learn, ito po ay tumutukoy naman sa ating mental health, no? Merong improvement sa ating mental health. And then last, we have yung enjoy. Ang sports festival ay binubuo ng 6 na araw na pagdiriwang sa pamamagitan ng mga palaro tulad ng basketball, volleyball, softball, at iba pang mga sports activities. Bukod dito ay may ginanap ding plenary discussion at friendship group activities. Personally po, masaya po ako dahil may gantong program yung Adventist Youth, and alam ko po na hindi lang physical aspect ng mga youth ang natututukan dito, kundi po social at lalo-lalo na po spiritual. Kaya po masayang-masaya po at excited dahil po alam ko po marami akong magiging bagong friends at marami pong matututunan. Binigyang kulay naman ang panapos na programa sa pagsagawa ng mga kabataan ng Talents Night, kung saan ipinamalas ng karamihan ang kanilang mga talento. Bilang resulta, tunay na nakapagbigay kasiglahan ang programa sa mahigit 500 kabataan mula sa 9 na distrito ng Batangas.
Isang hindi malilimutang pagkakataon din ito sa magsing-irog na sina Pastor Johnson Gomez at Queen May Magbohos sapagkat naging daan ng okasyong ito upang may pahayag ang kanilang nararamdaman sa isa't isa at nasungkit ang matamis na oo na naging hudyat ng pagsimula ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa May Faina, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ng ngayon. Palagi tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries, and Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga. Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang yan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.